Hello mga kasando, welcome back sa aking channel. My name is Kookoo Crypto TV at sa video na ito, pag-uusapan naman natin yung mga rason kung bakit nababan ang mga AXIE characters ninyo. Tara, samahan niyo ako. Okay, so maraming nagtatanong sa atin, nagsisend ng questions, nagko-comment, at inaalam nila kung ano yung mga rason kung bakit nababan yung mga AXIE. Kasi nakikita nila maraming nababan ng mga AXIE sa marketplace, nababalitaan nila sa mga posts, no? At nagke-create ito ng fear, uncertainty, and doubt. No? Malamang kung bakit naban yung mga AXIE na yon ay isa sa mga kadahilanan na isishare ko sa inyo ngayon sa video na ito. Tara at samahan nyo kung alamin yung mga iba't ibang rason na ito. At kung meron pa tayong mga rason na hindi natin naisama, i-update natin yung mga information na nakalagay dito para na rin sa kapakanan ng mga newbies at yung mga gusto magsimula sa AXIE Infinity. Isa sa mga reason kung bakit may mga nababan ng AXIE ay dahil minamanipulate nila yung device clock nito. Intentionally adjusting your device clock to hit daily quests or to play during the maintenance, yun yung kadahilanan kung bakit sila nababan. Hindi po ito candy crush, no? Huwag baguhin ang device clock para makahit ng quota. Kung unintentionally hindi ka aware na ibang oras ng device mo, just wait for the reset to correct your device, device time, saka ka maglaro. Marami kasi sa atin na hindi namamalayan na yung oras sa cellphone nila or sa PC nila ay magkaiba. Huwag ka mag-alala kung hindi mo naman alam na hindi tama yung oras. Hintayin mo mag-reset, no, bago mo i-adjust yung device clock mo para safe ka maglaro. Intentionally, by changing your device clock, yun ang prone sa abuse ng system. So, madedetect ng system yan at merong mga tools na ginagamit ang AXIE Infinity Team para malaman kung meron kang abuse na ginagawa para makapag-farm na mas maraming energy, mas maraming SLP dahil nagkaroon ka na mas maraming energy. So, wag na wag baguhin yung oras para makahit ng daily quota. Ang next naman ay ang paglalaro ng multiple account. Isang account lang ang pwedeng laruin kada tao within 24 hours. Pwede maglaro sa maraming device, PC or mobile, pwede yan. Basta walang ibang account ang nilaro within 24 hours sa device na gagamitin. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay iisang tao lang at naglalaro ka ng maraming accounts, okay? Yun po ay pinagbabawal ng AXIE Infinity. Dahil inaabuso yung ating sistema, nagkakaroon ng mas maraming pagkakataon para kumita ng SLP na nakakasakit sa ating ekonomiya, lalo na sa mga players at sa presyo ng SLP. So, huwag maglaro ng multiple accounts kahit na marami kang device, no? Ang iba ginagawang dahilan, marami silang device, sayang naman yung device sila, bibili ng mga AXIE, maglalaro ng multiple accounts. Bawal po 'yun. No? Pwede yung marami kang AXIE sa isang account. Pwede 'yun. Pero ang bawal is yung, for example, mag-a-apply kang scholarship sa iba't ibang programs, tapos magkaibang account nilalaro mo, ikaw ang naglalaro, bawal po yun. Pwede ang account sharing. For example, kami ni Commander, nung nagsisimula ako, siya yung naglalaro ng adventure, ako yung naglalaro ng arena. So, pwedeng mag-share kaming dalawa sa iisang account. Pero nung nakaipon na kami, nakabili kami ng AXIE at nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng tig isang account na parehas na kami ngayon ay naglalaro ng separately. So, multiple people, one account, pwede po yun. Paano kung nasa ibang bansa? Okay lang yon, basta isang account lang ang inyong gagamitin. Okay? So, isang tao lang, isang account lang ang makakalaro kada tao. Alright? Another popular question naman, lalo na sa mga bagong players na naglalaro ng AXIE, for example, pamilya sila at iisang wifi lang ang available. Okay? Ito po ay maaari at pwede na maglaro ng AXIE kung kayo ay nasa iisang connection ng wifi. Multiple people with one account,
each in the same house using the same wifi, wala pong problema yan. Ito po yung sinasuggest ko po sa mga nagtatanong. Dahil sa dami ng mga tao na umaabuso ng sistema, ang sinasuggest ko po palagi sa isang wifi ay dalawang account ang pwedeng maglaro. Ngayon, kung marami naman at hindi may iwasan, let's say, hindi pa nakakabayad ng bills at masyadong mataas ang bayad para sa internet connection, walang data, wifi lang ang meron. Okay, ang importante po ay tigi-isa kayo ng account at hindi kayo naglalaro ng multiple account. Bakit ko sinasuggest na dalawa lang? Kasi posible na ma-detect ka ng system, lalo na kung marami naglalaro sa isang connection, na akalain na ikayo ay isang bot farm. Nakita nyo naman yung mga posts sa Facebook, nakita nyo naman yung mga posts sa internet na naglalaro ng multiple accounts, tapos isa lang, yung iba may bot pa na ginagamit. So kaya yun po yung sinasuggest ko. Ngayon, kapag kumita ka na sa Axie Infinity, pwede ka na mag-load ng mobile data para kung saan yung mga ibang family members mo, hindi na sila kailangan mag-connect sa wifi, pwede na sila mag-mobile data dahil maliit lang naman ang kinakain na data ng Axie Infinity. So I hope malinaw po sa inyo yon. Dalawa lang po ang sinasuggest ko na maglaro sa wifi. Kung di maiwasan, okay lang. Basta importante, tigi-isa kayo ng account at hindi kayo naglalaro ng multiple account. Okay, ang next naman ay one person with one account on multiple devices, one PC or laptop or mobile phone, walang problema dyan. Pwede kang maglaro ng Axie kahit sa PC at sa mobile lang, hindi mo kailangan maghintay ng 24 hours. Dahil isang account lang ang ginagamit mo, pwede kang gumamit ng multiple device. Ibig sabihin, lalaruin mo sa PC or lalaruin mo sa laptop or lalaruin mo sa mobile phone. Walang problema doon. Basta isang account lang ang ginagamit mo. You can use multiple devices for playing Axie Infinity as long as all of these devices only uses one account. Again, wala pong problema kung let's say sabihin natin marami kang cellphone, no? Pero isang account lang ang nilalaro mo, pwede po 'yon. Tulad ng sabi ko, hindi po tama ang paglalaro ng multiple accounts, no, sa iba't ibang devices. Kailangan isang account lang per person. Sana malinaw po sa inyo 'yon. Eh Kookoo, paano naman kung multiple people with the same account in different places? Wala pong problema diyan. You can only farm a maximum of 100 SLP per day sa adventure or sa PVP, sa PBE. So multiple players playing one account is not a good strategy for playing. Ibig sabihin, kung nagkaiba kayo ng time zone at nasa magkaiba kayong lugar, pero isa lang naman ang nilalaro yung account, okay lang po yun. Parang ang tawag dito ay account sharing pa rin. Wala pong problema dyan. Okay? So okay po yan. Pero hindi ito magandang strategy, lalo na maliit lang naman ang pwede nyong ma-farm na SLP sa adventure. So I suggest kapag nakaipon na kayo, pwede na kayong magdagdag ng isa pang team para tig-isa kayo ng account. Mas masaya yun. Heto naman ang next natin, no? Sa last live stream ko, ang dami nagtatanong kung bakit nababan sila, no? Yun pala yung karaniwang reason nung nalaman namin na yung nangyari sa kanila ay ito yung dahilan, yung tinatawag na away from keyboard or AFK. Ibig sabihin, yung iba nakatulugan nila yung captcha, nakatulugan nila yung pagsagot doon sa puzzle dahil sa paglalaro, no? Yung iba nakatulog, yung iba napabayaan, hindi agad na close yung app. So ang tendency, dahil mahabang oras ka naglalaro, iisipin ng system na ikaw ay isang bot na gumagamit ng script para maglaro ng Axie Infinity. So failure sa pagsagot ng captcha or slide for multiple attempts, no, the system might detect na bot ka. Iwasang maglaro ng tuloy-tuloy. Kapag masyado ng marami yung captcha or puzzle na nare-receive mo, magpahinga ka ng 30 minutes to 1 hour para hindi isipin ng system na ikaw ay isang bot. Okay? Huwag hayaan nakabukas ang game app. Palaging i-double check na naka-close ang app ninyo. Lalo na sa PC at sa mobile, syempre. Naglalagay ng random check ang system para maiwasan ang botting. Tandaan,
no, na any abuse na ginagawa sa ating system ay makakaapekto sa ekonomiya, lalo na sa presyo ng ating SLP. Heto pa, no? Bumalik na naman yung energy manipulation. No, before, merong exploit na ginagawa na ang pag-transfer ng AXIE sa ibang account para mag-reset yung level at makakuha ng bonus sa level 21. Same na ginagawa ng exploit or na manipulation ng ibang players para magkaroon ng mas maraming energy. So, energy manipulation ang tawag dito. Transferring of AXIE or eggs sa ibang accounts para magkaroon ng mas maraming energy to gain more SLP at experience. So, dahil libre ang transaction sa RONIN, maraming mga players ang nagsasamantala na makakuha ng mas maraming SLP at mapataas ang level nila. So, dahil dito, sinesend nila yung AXIE sa ibang account. For example, merong isang team, tatlong AXIE. Pagkatapos mag-farm doon sa unang address o sa unang account, ililipat yung AXIE para maglaro naman sa pangalawang account. So, remember, 3 AXIE lang meron pero pinaglipat-lipat ng address or ng account para makapag-farm, yun po ay energy manipulation. No? Para dagdagan yung AXIE, for example, meron kang 3 AXIE, tapos dinagdagan mo ng 7 para maging 10. Yung 7 na yon, nilipat mo yung 7 sa ibang account para ma-manipulate mo yung energy, yun po ay pinagbabawal. So, tip, ang isang account may certain amount of SLP lang na pwede ma-earn in a day. Huwag po natin dayain ng system. Kung ikaw ay breeder, mas maganda na gumawa ka ng separate account for breeding. Iwasan mag-send ng AXIE at isync for energy manipulation. So, ganun kadalasan yung ginagawa ng ibang tao para ma-manipulate yung energy. So, magpapadala ng AXIE, no? Magpapadala ng AXIE, tapos isisync para tumaas yung energy. Pag nagkaroon na ng energy, ililipat na naman yung AXIE sa ibang account para magkaroon din ng additional energy. No, dahil meron silang energy, makakapag-gain sila ng SLP at ng experience. So, iwasan nyo po na gawin yung ganung bagay. Kung ikaw naman ay breeder, tulad nga ng sabi ko, lagi kong sinasuggest na magkaroon ka ng separate account para sa breeding account mo. Dahil ang chances nito ay posible pag ikaw ay na-detect na merong energy manipulation, lahat ng AXIE mo sa account na yon ay pwedeng maban. So, iwasan po natin yon. Gumawa na lang tayo ng separate account para mas madali rin natin ma-inventory yung number of AXIE na meron tayo sa bawat scholarship accounts natin. Okay? Heto naman, mas advanced. Use of third-party programs or bots. No? Nakita nyo yung mga videos sa ibang bansa at dito rin sa Pilipinas na gumagamit ng mga bots or third-party automation. According sa terms of service ng AXIE Infinity, bawal po yan. No? Using automation sa paglalaro, buying at selling NFTs, AXIE land items, lalo na sa marketplace. No? Pwedeng laruin agad ang AXIE na nabili sa marketplace. Tandaan nyo po, no? For example, bumili kayo sa marketplace at gusto nyo na laruin, pwedeng-pwede po yan. Kung ikaw ay nakabili via over-the-counter or outside marketplace, ibig sabihin sa tao at sinend lang sa'yo, ginif lang sa'yo, siguraduhin na itanong sa seller kung ginamit ang AXIE sa paglalaro at farm ng SLP. Kasi ang tendency, may mga bad actors, no? Yung mga masasamang tao na, for example, hinack yung account or nahack yung account. Tapos yung hacker naman, ginamit yung AXIE na yon, tapos binenta via P2P. So, ang tendency, madedetect ng system na yung same AXIE na yon ginamit sa ganitong account, tapos nilipat, tapos nilaro mo naman, dahil hindi mo alam, posibleng maban yung AXIE mo. Pero, lilinawin ko, no, lahat ng AXIE na binili sa marketplace, hindi po kayo mababan, lalo na kapag binili nyo yan sa marketplace. No? So, okay lang po yon na laruin agad at hindi nyo na kailangan maghintay. Again, kung bibili ka sa seller, make sure na legitimate seller yan. At also, tanungin mo yung seller kung ginamit niya sa pagpa-farm yung AXIE na yun. So, pwedeng maban ang AXIE mo, kaya mas mainam na bumili lamang sa marketplace dahil maraming nai-scam over-the-counter or yung mga P2P na transaction. Kapag ikaw ay na-scam or na-loko sa P2P deals, hindi po basta-basta binaban yung AXIE ng AXIE Infinity. Yung AXIE na nabili mo at na-hack sa'yo or na-scam sa'yo, na akala mo yun yung AXIE na yun, hindi po basta-basta binaban yun. Kaya lagi namin sinasuggest na bumili lamang sa legitimate na marketplace ng AXIE Infinity. Okay? Para sure lang din, you can also wait for 24 hours
para maiwasan maban. Again, kung nagdududa ka, huwag mo munang laruin at huwag magmadali. Itayin mo yung reset, saka ka maglaro ng Axie Infinity. Alright? Okay, so pag-usapan naman natin itong tinatawag na using automation sa paglalaro, buying at selling NFTs, Axies land items sa marketplace. No? Ito po yun. According dito, pwede kang gumamit ng automation kung gagamitin mo sa scholarship management, building public tools and bots that facilitate transparency and analysis, breeding, except when there is a breeding event. So, natatandaan nyo yung issue ng isang community member na marunong mag-develop, no? Tapos, nakuha niya yung 1 million number, yung number lang naman na 1 million na Axie through paggamit ng script, no? So, ibig sabihin, bawal gumamit ng script or ng bots lalo na kung may breeding event. So dahil no inaksyonan na yan ng Axie Infinity at napatawan yung Axie na yun na naban no doon sa marketplace at hindi mo magagamit. So kung magbe-breed ka basta walang breeding event kasi may mga Christmas event para makakuha ng Christmas parts no okay lang gamitin yung script or yung automation. Pero kung may breeding event bawal. No, Axie Infinity will announce this event at least 1 week in advance. No, interacting with breeding smart contracts directly during breeding events is expressly prohibited. Ibig sabihin, bawal. So, yung mga scholarship tracker nyo, pwede po yun. Building public tools, like for example, yung pag-check ng prices, yung pag-check ng leaderboards, no, pag-check ng mga genes, pwede po yun. Hindi po yun bawal. Again, yung bawal po ay yung, for example, di ba makikita nyo sa marketplace, may sobrang mura na Axie. Biglang may mabilis na bumili ng Axie na yun sa marketplace, yun pala ay bot. So, bawal po yun. So, malalaman ng system yun, lahat ng mga Axies na yun pwedeng maban. Okay? So, iwasan po natin gumamit ng automation, lalo na kung pagsasamantalaan at gagawin ng abuse. Pero kung ito ay makakatulong sa community tulad ng scholarship management at public tools para makapacilitate ng transparency at analysis, okay lang po yun. So, nakita nyo may mga farm na ginagamit yung bots sa adventure kasi hindi ka naman makakapag-bot farm sa arena no dahil kailangan mo mag-isip. Sa adventure, dahil mobs ang kalaban mo, pwede kang maggumamit ng ano doon, ng mga bots na which is yun yung pinagbabawal. No, bawal po gumamit ng bots sa paglalaro ng Axie Infinity. Again, ayan, so using automation sa paglalaro, buying at selling ng NFTs, ng Axies, ng land items, ng sa marketplace. Again, bawal po gumamit, lalo na kung aabusuhin nyo po yung sistema. Next one naman, yung attempt to impersonate another user or person or use the username of another user. Ibig sabihin, for example, kinopya mo yung icon ng isang moderator, ng isang community member, bawal po yun. Bawal mag-impersonate o manggaya, no? Pinagbabawal po yun according din yun sa terms and terms of use ng Axie Infinity. Ito po siya, attempt to impersonate, no? So, bawal manggaya ng pangalan, bawal din yung bastos na pangalan at yung toxic na pangalan sa Discord server. So, iwasan po natin gumawa ng mga accounts na hindi kaaya-aya, lalo na sa Discord server natin. Dahil marami na pong nai-scam na nag-i-impersonate sa mga community members. Tulad ko po, no, marami akong Facebook page. Mag-iingat po kayo sa mga Facebook page na peke. No, doon lamang kayo sa legitimate or yung sa original. No, so, iwasan nyo po na gumaya din ng icon. Alam ko na maganda yung mga icon ng mga community members, pero make sure na unique yung sayo. No, maraming mga artist dyan na pwede kang magpagawa ng icon. So, pwede kang mag-hire at magpa-design ng iyong icon. Okay, ito yung sinasabi ko before. No, ito yung dating exploit na ginagawa ng mga hackers or yung mga mapagsamantala. Dahil mataas na yung level ng access nila, ang ginagawa, binibenta na lang yung account. Para nga naman makatipid at hindi na mag-farm ulit, no? Dahil mataas na yung level, mas madali ka na makapag-farm ng 100 SLP sa adventure. Bawal ibenta yung account, no? Kasi kapag binenta yung account, yung nagbenta ng account sa'yo, meron siyang access doon sa seed phrase ng account na yon. Ang tendency, no? Marami na po kami na-receive na reports na after binenta yung account, syempre ikaw naman, buyer, gusto mo madali kang makapag-farm at makakuha ng 100 SLP, bibilin mo yung account, tapos maganda pa yung deal.
Ang problema, kapag kumita ka na ng SLP at kung ano man yung ilagay mo na asset, Ethereum, AXS, o kahit anong laman ng wallet mo, pwedeng manakawan yung account na yon dahil alam nila yung seed phrase mo. Tandaan! Kaya tinuturo ko na gumawa ng sariling account dahil kayo lang ang dapat nakakaalam ng sarili nyong seed phrase. Walang ibang dapat nakakaalam at huwag nyo ipamimigay kahit kanino. Dahil kapag meron silang access ng seed phrase mo, mananakawan ka. So ganyan na nga po yung nangyari, no? Dahil nagbenta yung seller ng account, etong buyer naman hindi alam, binili yung account, binigay na lang sa kanya yung password at seed phrase, akala niya, no, okay na siya, yun pala, inaabangan lang siya para manakawan. So wag na wag po kayong bibili ng account. Bawal lang magbenta ng account. Axies lang ang binibili at binibenta, hindi ang account. Okay, tandaan, hindi ang account. Okay, so I hope meron kayong mga natutunan dun sa mga konting information na isinare ko sa inyo. Siyempre, pag-uusapan pa rin natin, of course, yung terms ng Axie Infinity para maiwasan nyo na maban. But again, huwag nyo kalimutan basahin din ito. Kung meron kayong hindi naiintindihan, pwede kayong mag-message sa akin. At meron pa nga isang question na yung iba ay nagtatanong. No? Dahil ako, na-experience ko din to. Paano kung yung scholar ko, nabigyan ko ng maling QR code at na-scan niya yung QR code na yun. As long as hindi niya nalaro yung game, safe ka pa din. Pero ang problema, kapag nalaro niya yung QR code, yung account na binigay mo, no? At hindi sa kanya yon, ang tendency, may pwede ka ma-prone into ban. So, ibig sabihin, nilog in sa ibang account, in-scan yung QR, tapos yung tamang scholar, binigay mo yung tamang QR code sa kanya, at na-access niya, at nilaro niya, posible maban ka. Nagkaroon ako ng instance na naban yung aking account dahil sa pagkakamali ko rin, no? Nagkamali ako na pagbigay ng QR code sa aking scholar na ibigay ko sa kanya yung maling account na QR code at in-access niya. Ito namang isang scholar, in-access niya rin yung account. So silang dalawa nagtataka bakit may nagla-log in na device sa ibang device yung account nila. So after that, no, nagkaroon ng ban wave. Naban po yung Axie na yon, yung Axies yung account na yon. So, pagkakamali ko bilang manager, nagkamali ako ng QR code. So, make sure sa mga manager na ibigay yung tamang QR code sa mga scholar para maiwasan maban yung mga accounts. Inaamin ko yung pagkakamali, so hindi ako nagsisisi doon. Pero syempre, malaking bagay din na mawala, no? Ilang buwan din o ilang araw din na na-miss yung pagpa-farm ng SLP. So, magdoble ingat palagi at mag-verify bago mag-send ng information. At huwag basta-basta magsisend ng QR code, lalo na kung hindi tama, no? At hindi ka sigurado na kung yun yung tama. So, siguraduhin muna na tama yung QR code bago isend doon sa scholar. Okay? So, sa next video, pag-uusapan natin thoroughly. Ibig sabihin, i-digest natin yung Axie Infinity terms para at least mas malinawan yung mga tao. So, I hope nakatulong itong video na to. Until next time. Bye-bye!